So tanong ni Carl, hi Sir Fitz, for young professionals po na may plans mag-grad school, is it better to invest for the medium term or study as soon as possible kahit patigil-tigil as soon as makaipon? Thank you. Okay, so maraming salamat Carl dito sa question mo. Ang consideration ko dito is paano makakatulong yung grad school dun sa career mo. Okay? Kasi may mga trabaho or may mga jobs, may mga career na significant and instant yung benefits as soon as you finish grad school. So sa mga points na yon, sa mga situation na yon, mas maganda na mag grad school ka kagad. So one example is doon sa isa kong kaibigan, although MBA naman yon, no, sabi niya yung company niya ay parang medyo nag-expand and they are opening up positions na managerial and they are planning to soon promote yung mga tao. Pero ang requirement para maging makuha mo yung supervisorial at saka managerial position is dapat meron kang MBA, no? So because of that, nag-take siya kagad kahit na medyo wala pa siyang ipon, inunti-unti niya na. And true enough, after mga 3 years, natuloy yung talagang expansion of the company and na-promote siya. So, minadali niya kasi it was essential to the advancement of his career. On the other hand, meron naman akong kakilala na balak niyang mag-grad school kasi requirement yun dun sa isang company na gusto niyang lipatan. Tinanong ko sa kanya, how urgent is it for you to change companies? So sabi niya, hindi naman niya priority. Naisip lang niya na at least meron siyang additional option na kapag nagsawa na siya daw dun sa present company niya ay mas madaling lumipat sa iba or mas marami siyang mga pwedeng applyan. Kasi hindi niya nakikita yung sarili niya na tatagal dun sa company. Although okay pa naman siya. So in that case, ang ginawa niya ay nag-ipon muna siya kasi nga ayaw din niya na madaliin yung kanyang pag-aaral na uutang siya or baka mamaya kapusin siya sa mga gastos niya. So pinag-ipunan niya yung grad school. After a couple of years, mas naging confident siya dun sa finances niya. And then nagpaalam din siya dun sa kanyang present company na mag-grad school siya. So binigyan siya ng less workload. Tapos nag-quote-unquote full-time siya doon sa pag-grad school niya. Pagka-graduate, ngayon meron na siyang option na lumipat pero nung nalaman ng company na yung pala yung totoong reason kung bakit siya grad school ay inoferan siya ng higher position na promote siya and tinanggap naman niya. So hindi siya umalis sa company. Although, para sa kanya, as a sign of gratitude lang from the company dahil pinayagan siya mag-aral ng full-time. So, ang balak niya, actually na doon pa rin siya, is magtatrabaho siya doon sa present company niya ng mga around 2 to 3 years. Tapos after noon, maghahanap na siya ng ibang opportunity sa ibang company. So, what I'm trying to say is, depende talaga kung paano makakatulong yung grad school sa career advancement mo. If it's something urgent, then I would say na pwede ka na mag-aral ngayon kahit na paputol-putol para at least matapos mo siya kagad. But if you can afford to wait and just save up money for it for now, then I would say na yun yung mas magandang option. Dahil karamihan ng mga nagmamadali, minsan, affected yung finances. I would say na minsan, may mga gastos na naaapektuhan na kailangan pala budgetan ng regularly itong gastos sa school na to, 'di ba? So
yung pagdating sa grad school kasi, hindi lang naman yung tuition yung babayaran mo. I remember nga yung friend ko na nag-grad school na after work siya pumapasok, after work yung classes niya. Meaning, kailangan niya kumain sa labas kasi hindi na siya makakain sa bahay na mas matipid, di ba? Pangalawa, natatapos yung classes niya ng mga around 10, 10:30. So, mahirap na sumakay pa uwi. So, nagta-taxi na lang siya. So, additional cost din sa kanya yon. So, yun yung mga considerations niya. Kaya, ang nangyari, during the time na nag-grad school siya, nabawasan yung paglabas niya, yung pag-gimmick niya. Kasi lahat ng mga pera niya o yung budget niya for entertainment, ginamit niya for the grad school. And para sa kanya naman, it's worth the sacrifice kasi mas na-accelerate yung kanyang advancement doon sa company. Kasi again, ang hinahabol niya ay yung promotion. So, yun ang sagot ko sa iyo, Carl. Depende talaga kung ano yung situation mo. But I hope ay madali lang mag-decide sa'yo. So, usually naman, it's just a consideration ano ba yung plano natin sa career natin. Okay? Ako, hindi ako nag-grad school because I didn't really felt na kailangan ko. No? So, yun. But I have some colleagues na nag-grad school because they were gunning for a specific position in the company noong nasa corporate world pa na gusto nila ma-promote. Ako kasi dumating ako sa point na I already realized na hindi ako tatagal sa corporate world. So, if it's just for the promotion, then hindi. Of course, taking up grad school for personal development, no? Gusto mo lang talagang matuto ng mga bago na related dun sa field mo, then I would say it's not really that urgent. So, mas maganda na mag-ipon ka na lang if it is simply for self-development and not really for career advancement. Okay? So, yun ang sagot ko sa'yo, Carl.